Sinong hindi may in love sa sapatos na to? Ang ganda niya, mga kaibigan. Sobra. Kaibigan, welcome back sa aking YouTube channel. At kung ikaw ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, ikaw ay mag-subscribe na at ring that tiny bell para updated ka sa aking mga videos. Ayan mga kaibigan, ako ay nagbabalik na naman sa inyong harapan. Matagal na naman tayong nawala, 2 weeks na naman tayong walang upload, so kailangan na naman natin bumawi sa araw na to. Dahil mag-unbox na naman tayo ng isang sapatos. This is the second time na mag-unbox tayo ng sapatos. Isang sapatos na super special sa akin kasi matagal ko na siyang gustong bilhin. Pero ako nahirapan maghanap ng size and yung colorway na gusto ko. So, nagkaroon tayo ng chance ngayon, nagkaroon tayo isang biyaya. Nagkaroon ng size na kasya para sa akin, so i-review ko siya kasama kayo. Excited na ba kayo mga kaibigan kung anong sapatos ang i-unbox natin for today? Ito, andito na sa harapan ko. Andito na siya talaga. So, dinideliver siya kanina. Ngayong araw lang na to. Ngayon ay December 28. So, kaka-deliver lang niya kanina. And, yun nga, sa super excited kong i-share sa inyo at i-review. Nag-vlog ako for today kahit late na. Masyado nang humahaba. Ano nga ba yung sapatos na to? Bakit super excited ako? Buksan na natin. At ito ay isang, mga kaibigan, Jordan lang naman. Isahan muna natin sa box. Ayan, si Jumpman logo sa harapan. May isa pang Jumpman logo dito sa gilid. Other side, yung details ng sapatos. At ayan, si number 23, ang well-known number ni Jordan. At another Jumpman logo here, guys. So, ayan ang details niya. At ito ang size ko sa Jordan shoes. Kasi iba ang size ko sa ibang sapatos. Pero sa centimeters, iisa lang ang size ko. Which is 23.5 to be exact. Pero sa ibang shoes, like Nike, nasa 6 lang ako or 36. So, yan, may difference siya. So, advice ko lang mga kaibigan, much better kung bibili kayo ng mga sapatos, hindi lang sa Jordan, mas magandang isukat nyo siya talaga. So, mas sakto sa inyo or mas comfortable kayo sa size na mapipili nyo. Tapos tayo sa box, medyo hindi na maganda yung condition ng box, pero okay pa rin naman kasi dun tayo kung ano yung nasa loob, mga kaibigan, diba? Katulad nung sinabi ko sa unang review ko sa Adidas, sa loob ang importante. Open na natin, ha? Ayan. Kung nakikita nyo mga kaibigan, ayan, andyan ang number 23 na printed sa paper wrap niya. Okay. Isa siyang Jordan 1 low na Jordan 1 black toe, mga kaibigan. Jordan 1 black toe. Sinong hindi may in love sa sapatos na to? Mapababae, mapapalalaki, bata, matanda. Isa to sa mga best choice nila sa Jordan. Sobrang ganda niya. At makikita nyo at i-review natin siya sa oras na to. Iba ang dating ng black toe pagdating sa Jordan 1 low. At makikita nyo naman kung bakit iba ang dating niya. Ayan. Tingnan natin yung details niya. Kung anong materials yari. Kung made in what material siya. Ayan siya mga kaibigan. Tingnan nyo. Sobrang ganda. Ganda di ba? Ayan ang stamp logo niya sa likod, ng Air Jordan. Ayan ang shoes niya. Ganda, mga kaibigan din niya. Ayan ang importanteng number 23 sa tank part. At ang Jumpman logo uli. Ayan, ang importante. Ang ganda niya, mga kaibigan. Sobra. Ayan ang sole. Ayan ang Nike. At meron din siyang Jumpman sa loob na logo. Yan. So, sa materials mga kaibigan, yung white na to at ang mga red part, leather siya. So, quality wise, leather, alam na natin, matibay siya. And then, yan. Yung black part niya, tawag yata nila dito is nubuck. Yung material na to, nubuck or durabuck, ang sabi nila.
Which is, hindi na siya shiny. Pero, physical appearance niya, maganda pa rin siya. Kahit hindi na siya all leather. Wala pa rin pagsisisi kung ba't ko ito kinuha. Kasi, Jordan is Jordan. Pero yung mga naunan labas kasi nito, all leather siya eh. Pero, almost the same lang naman. Hindi lang siya shiny sa part ng black. Pero all in all, anong masasabi natin sa Jordan, di ba? Jordan is Jordan. So, ayan. Ito ang isa sa pinapangarap kong sapatos na KHAYEbigan. Meron na ako. And meron kasing ano, meron kasing mga Jordan 1 na high top, which is mas higher yung price nila. Pero kasi para sa akin, mas gusto ko talaga yung mga Jordan na low lang. Pwede mo siyang pang araw-araw kasi lightweight lang talaga siya, mga KHAYEbigan. And wala eh, deads eh. Ang ganda niya talaga. Ang presyo nito sa market, mga KHAYEbigan, is sa ibang bansa, ang presyo nito is $90. Sa Pilipinas, it's around 5,000 to 5,500 pesos. And dito sa UAE, it's around 399 to 469 dirhams. Ganyan ang bentahan ng Jordan 1 Black Toe. Yan, yan yung presyo niya sa market. So, mura na siya, mga kaibigan. Sulit na sulit na talaga siya. So, sa video din na ito, mga KHAYEbigan, mag-on-fit tayo ng Jordan 1 Low. Siyempre, itatry natin to para makita nyo kung anong itsura niya pag sinuot natin. Ano? Sukat na natin? Sukat na natin to? Tara! Ano, mga KHAYEbigan? Okay ba? Sulit na sulit ba? Sobrang ganda, no? Sobra. Wala eh. Sabi ko nga, wala akong masabi kasi Jordan siya. And talagang super ganda, super sulit ng ibabayad niyo, mga KHAYEbigan. Sana po nakapagbigay ako kahit konting impormasyon tungkol sa sapatos na Jordan 1 though. Hindi man siya ganun ka-detailed na review, pero at least nakapagbigay ako kahit konting idea lang about sa sapatos na to. At sana nag-enjoy kayo. So much for tonight, mga KHAYEbigan. So thank you po ulit sa patuloy na nanonood at sumusuporta sa mga videos ko. And sana sa mga susunod pang videos ay huwag kayong magsawang sumuporta at manood. So, dito ko na muna puputulin ang video na to. Salamat ulit sa pagsama sa akin sa araw na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakabisita sa aking YouTube channel, visit na po kayo sa KHAYEbigan channel at syempre, click the subscribe button, like my videos, and syempre, pinakamahalaga, click the notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko in the future. Thank you po ulit sa mga nanood. Have a nice day. Bye!